Ikasyam ng Setyembre, Miyerkules, ikadalawamput-tatlong linggo ng karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Tumingala noon si Jesus sa kanyang mga alagad at sinabi, "Mapapalad kayong mga dukha sapagkat sa inyo ang kaharian ng Diyos. Mapapalad kayong mga nagugutom ngayon sapagkat bubusugin kayo. Mapapalad kayong mga umiiyak ngayon sapagkat tatawa kayo. Mapapalad kayo kapag kinapopuotan kayo ng mga tao at itinatakwil at iniinsulto at sinisirang puri dahil sa akin. Magsaya kayo at lubos na magalak sa araw na iyon, sapagkat malaki ang inyong gantimpalang nasa Diyos." Gayun din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. "Ngunit sa wimpalad kayong mayayaman sapagkat tinatamasa na ninyo ang inyong ginhawa. Sa wimpalad kayong mga busog ngayon sapagkat magugutom kayo. Sa wimpalad kayong humahalakhak ngayon sapagkat magluluksa kayo't iiyak. Sa wimpalad kayo kapag pinag-uusapan kayo ng mabuti ng lahat ng tao, dahil ganoon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga bulaang propeta." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, mapapalad kayong mga dukha sapagkat sa inyo ang kaharian ng Diyos. Ano nga bang tingin sa mga dukha? Ano ba ang tunay mong pangunawa sa kahulugan ng pagiging mahirap o dukha? Karanasan na mismo natin ang nagsasabi na para sa mga nakararami, ang pagiging dukha ay isang anyo ng buhay na dapat iwasan o takasan. Maraming tanong ng tao ang may kinalaman sa kahirapan. Bakit ako isinilang na mahirap? Kailan pa kaya kami aahon sa kahirapan? Bakit lalong yumayaman ang mga mayayaman at lalo namang humihirap ang buhay naming mahihirap? Ilan lamang iyan sa maraming tanong ng tao hinggil sa usapin ng pagiging mahirap. May isang manunulat na nagsabi, "Kung ipinanganak kang mahirap, hindi mo iyon kasalanan. Ngunit kung tumanda ka na at mahirap ka pa rin, maaring bunga na iyon ng iyong kapabayaan at kakulangan ng pagsisikap." Sa pamantayang itinuturo ni Jesus, hindi masama ang maging mahirap kung pinili mo ito bilang daan upang mas higit mong mahalin ang Diyos. Hindi rin naman masama ang maging mayaman kung bunga naman ito ng iyong pagsisikap at malinis na paghahanap buhay. Lalong hindi masama ang pagiging mayaman kung itinutulak ka nito sa pagiging matulungin sa iyong kapwang nangangailangan. Maari rin namang itulak ng kahirapan ang tao sa paggawa ng kasalanan. Pagsasagawa. Saan ka ba dinadala ng iyong kahirapan? Sa kabanalan ba o kasamaan? Saan ka naman itinutulak ng iyong pagiging mayaman? Anumang bagay ang ating piliin, ang mahalaga ay ang gawin, ang kalooban ng Diyos.